ang kanyang kabatch na si Dwayne Wade. Dahil dito sa 2010-2011 season ay nabuo ng Miami Heat ang kanilang Big 3 na kinabibilangan ni Chris Bosh, Dwayne Wade at LeBron James. Sa simula ng season ay naging maganda ang pinakita ni LeBron sa kanyang bagong koponan. Sila ay pumangalawa sa Eastern Conference na may standing na 58 wins, 24 losses. Sila ay nakapasok sa playoff at pinatumba ang kanilang mga nakatapat na team. Nasungkit ng Miami ang Eastern Conference Finals, kaya sa pagkakataon nito ay malaki na ang pagkakataon na makakuha ng kampiyonato si LeBron. Nakalaban nila sa finals ang koponan ng Dallas Mavericks, na kung saan ang superstar player sa team na ito ay si Dirk Nowitzki. Ito ang pangalawang appearance ni LeBron sa NBA Finals. Pero hindi naging madali sa koponan ng Miami Heat na pataupin ang Dallas Mavericks. Naging maganda at tiktikan ang laban. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa din nasungkit ni LeBron ang kampiyonato. Sa pagtatapos ng finals ay nanalo ang Dallas Mavericks sa standing na 4-2. 2011-2012 season ay isang malaking hamon kay LeBron dahil sa kanyang karera sa NBA na malapit na siyang mag-isang dekada ay hindi pa din ito nakakakuha ng NBA champion. Nakuha niya ulit ang MVP awards sa season na ito. Nagpatuloy at mas lalong gigil sa pagkamit ng kampiyonato si LeBron. Tinulungan niya ang koponan ng Miami Heat para sa pagkakataong ito ay makuha na nila ang kampiyonato sa season na ito. Pinangunahan ni LeBron ang Miami Heat sa pagpasok sa playoffs. Sa pagkakataong ito ay hindi na pinalampas pa ni LeBron na abutin ang NBA champion dahil lahat ng kanilang nakatapat ay kanilang tinalo. Nasungkit ulit nila ang Eastern Conference Finals champion at nakalaban ang Oklahoma City Thunder sa NBA Finals. Hindi naging madali kay LeBron na talunin ang koponan ng OKC kasama ang kanyang mga teammate dahil isa din ang OKC sa pinakamalakas na koponan sa season na yon. Dahil naglalaro dito ang mga superstar na kinabibilangan ni James Harden, Russell Westbrook at Kevin Durant. Pero nanaig ang team ni LeBron sa pagkakataong ito. At sa tagal nang inantay ni LeBron ay nasungkit ng Miami Heat ang NBA Finals Champion at si LeBron James ang siyang nakakuha ng MVP Finals Award. During 2012-2013 season, si LeBron ay nakagawa na naman ng history sa NBA na sa edad niyang 28 anyos ang pinakabatang nakaiscore ng 20,000 points na nalampasan niya si Kobe Bryant. Nagtuloy-tuloy ang magandang laro ng koponan ng Miami sa season na ito na pinangunahan ni LeBron. At muli nilang nasungkit ang NBA champion sa season na ito na kanilang nakatapat ang San Antonio Spurs. Nakuha nila ang 2 consecutive NBA champion at nakuha din ni LeBron ang 2 consecutive NBA Finals MVP award. 2013-2014 season ay nagbabalik ang parehas na koponan sa NBA Finals. Muling nagsagupaan sa pagsungkit ng NBA champion ang Miami Heat at Spurs. Pero sa pagkakataong ito ay hindi napagtagumpayan ng Miami ang makuha ang 3-peat NBA champion dahil ito ay nasungkit na ng Spurs. 2014-2015 season na maalam si LeBron sa koponan ng Miami at ito ay bumalik sa kanyang hometown sa koponan ng Cavaliers na makakasama naman niya dito ay sina Kyrie Irving at Kevin Love. Muling pinamunuan ni LeBron ang kanyang team patungong NBA Finals. Nakasagupa nila sa Finals ang Golden State Warriors na pinamumunuan naman ni Stephen Curry. Ngunit dahil nagkaroon ng mga injuries ang dalawa niyang teammate na si Kyrie Irving at Kevin Love ay bigo si LeBron na makuha ang kampiyonato. 2015-2016 season ay nag-rematch sa NBA Finals ang koponan ni LeBron James sa Cavaliers at Golden State Warriors na pinamumunuan ni Curry. Ito ang 6th straight consecutive NBA Finals appearance ni LeBron. Hindi naging madali kay LeBron na manalo sa Golden State Warriors na nagkaroon sila ng standing na 1-3 in favor sa GSW. Pero gumawa ng history si LeBron at muli niyang naisalba ang koponan ng Cavs sa kanilang sunod-sunod na panalo. At sa pagkakataong ito ay nakuha ni LeBron ang kampiyonato para sa kanyang hometown team na Cleveland Cavaliers. Ito ang unang kampiyonato ni LeBron sa Cavaliers. 2016-2017 season ay muli na namang nag-rematch ang dalawang koponan sa finals. Sa pagkakataong ito ay naglaro na si KD sa Golden State Warriors. Ito ang 7th consecutive NBA Finals appearance ni LeBron. Ngunit natalo sila ng GSW at ang nakakuha ng Finals MVP ay si Kevin Durant. 2017-2018 season ay ang unang beses na ma-eject si LeBron James
dahil sa kanyang pagsigaw sa referee. At sa season na ito ay ang pang-8 NBA Finals appearance ni LeBron na muling makakalaban ang Golden State Warriors. Pero sa kasamang palad ay natalo ulit sila ng Golden State Warriors. Pagpasok ng 2018-2019 season ay nilisan ulit ni LeBron James ang koponan ng Cavaliers at ito ay naglaro sa Los Angeles Lakers. Pumirma siya ng kontrato sa Lakers ng 4-year contract deal na nagkakahalaga ng $153.3 million. Ngunit dahil puro bata at wala siyang kasamang superstar sa team na ito, ay ito ang unang pagkakataon na hindi maglalaro si LeBron James sa playoffs dahil hindi nakapasok ang kanyang koponan. At itong pagpasok ng bagong season, 2019-2020, ay nakompleto na ni LeBron ang kanyang koponan na kinabibilangan ni Anthony Davis, DeMarcus Cousins, Danny Green, McGee, at Rajon Rondo. Makakaya kaya ni LeBron na muling maglaro sa NBA Finals na bitbit ang koponan ng Lakers? Well, yan ang ating susubaybayan sa koponan ng Lakers sa pamumuno ni King James. Sa tingin nyo, si LeBron James na ba ang siyang totoong GOAT or greatest of all time NBA player?